Magsitayo po tayong lahat at ating pungdasalin ang Regina Celi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reina sa langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong taglayin, Alleluia. Ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Magalak ka at magpakaligaya, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Maria, ang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan naming ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaoong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaoong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaoong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa kinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong
lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo nagkatipon upang patuloy ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang kapistahan ni San Marcos, isa sa mga tagasulat ng Ebanghelyo. Tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon ibahagi ang kwento ni Jesus, ibahagi ang mabuting balita. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Magbigay papuri tayo sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinaluludan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, makaawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan.
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na maging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at ng isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babilonya, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.
Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umaawit silang nilikha sa langit. Ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang ating mga kasama online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Sa panimula ng ating pagdiriwang, bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Sa patuloy nating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Marcos, isa sa apat na ebanghelista o tagasulat ng mabuting balita. Kung mapapansin niyo po sa taas, may apat na bilog na may mga tanda. Ito po ang sumasagisag sa apat na manunulat ng ebanghelyo. Si San Marcos, San Mateo, San Lucas at San Juan. At isa nga daw po doon ay si San Marcos, ang pinakamaigsi, ngunit pinakauna sa mga nagsulat ng mabuting balita. At ano nga ba ang mabuting balita? Ang kwento ni Jesus. Ang pagkakasulat ni San Marcos ay mabilisan, maigsi, ngunit tuloy-tuloy, para bagang nagkukwento lang sa kaharap niya, ng sinusulat niya. At sino mag-aakala na ang isinulat niyang kwento ni Jesus ay mananatili at patuloy na ikukwento hanggang ngayon? Halos 2,000 taon na ang nakakaraan. Isang simpleng pagkukwento. Iyon ang sinabi din ni Jesus nung bago siya umalis. Nang sinabi niya sa mga alagad, "Humayo kayo, ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Sapagkat ang mabuting balita, hindi lamang pagtuturo kung ano ang tama, ano ang mabuti, kung ano ang mali, kung ano ang dapat. Ngunit higit sa lahat, ang kwento, ang mabuting balita, ay kwento ni Jesus Nazareno. Sino nga ba siya? Kaya nga't magandang tanongin din sa atin, gaano ba natin kakilala si Jesus sa ating buhay? Gaano din natin kakilala ang mga salita ni Jesus? Hindi sapat ang sabihin natin, deboto na ako 20-30 taon. Lagi akong nagsisimba, lagi akong nagdarasal, lagi akong nagpuprosisyon, lagi akong nagro-rosaryo. Pero tanungin din natin, gaano natin kakilala si Jesus? Ang mga salita ni Jesus, ito ba ay tumitimo sa ating isip at kalooban? Sapagkat pwede tayong maging deboto, pwede tayong palasimba, ngunit hanggang saan tumatatak ang salita ni Jesus? Sapagkat doon masusukat kung gaano natin siya kakilala. Pwede tayong maging deboto ng matagal na panahon, pero kung hindi tayo nagsasabi ng totoo, hindi rin ganoon kalalim ang pagkakilala natin kay Jesus. Sapagkat si Jesus mismo ang nagsasabi, siya ang katotohanan. Pwede tayong maging katoliko mula nang tayo pinanganak, pero nagpapatawad ba tayo? Sapagkat si Jesus din ang nagsabi, magpatawad tayo hindi lamang 7 beses, ngunit 77 beses. Pwede nating sabihin, matagal na akong nagsisimba, pero nagmamahalan ba tayo? Sapagkat sinabi din ni Jesus, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Dito masusukat kung gaano natin kakilala si Jesus. Kung ang buhay ni Jesus ay nabubuhay din sa atin. Si San Marcos, inaalala natin ngayon, hindi lang dahil naikwento niya si Jesus. Kung hindi higit sa lahat, na isabuhay niya ang buhay ni Jesus. Kaya nga ang kwento ni Jesus nagpapatuloy hanggang ngayon,
sapagkat buhay siya sa mga sumusunod sa Kanya. Ito yung ipinagdiriwang natin tuwing muling pagkabuhay. Kaya napansin nyo, bukod sa kwento ng muling nabuhay na Jesus, naririnig natin din kadalasan sa unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol ang muling nabuhay na simbahan. Naalala nyo po nung mahal na araw, ang mga alagad kumalalas, iniwan si Jesus, natakot, itinatwa si Jesus. Akala natin matatapos na ang lahat doon. Pero nang muling nabuhay si Jesus, muli ring nabuhay ang kanyang mga kaibigan. Kaya nga hindi na sila natatakot kahit patayin sila. Kaya kung mapapansin niyo po, nakapula po ako sapagkat si San Marcos ay naging martir. Inalay din niya ang buhay niya, katulad ni Jesus na nag-alay ng buhay sa atin. Kaya ito yung ipagdasal natin ngayon, mga kapatid. Nawa, maikwento natin si Jesus. Maipakilala natin si Jesus. At ang pinakamainam na pagpapakilala kay Jesus Nazareno ay ang mamuhay tayo katulad niya. Habang nakikita ko ngayong, kayo ngayong lahat ngayong nagsisimba, isasama ko sa dasal ang inyong mga anak at inyong mga apo, ang mga kabataan sa inyong pamilya, sapagkat sana sila ang unang makarinig at makaranas kung sino si Jesus Nazareno sa pamamagitan ninyo. Sana hindi lang kayo ang maging deboto din ang inyong mga anak at mga apo. Maging deboto din ang inyong mga kabataan sa pamilya. Maglingkod din sana ang mga susunod na saling lahi, sapagkat doon makikita kung gaano natin ipinakilala at isinabuhay si Jesus Nazareno. Sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, sa patuloy naming pagdiriwang ng muling pagkabuhay, inaatasan niyo po kami, sinusugo niyo po kami saan man kami naroroon upang ibahagi at ipangaral ang mabuting balita, upang ikwento ang buhay mo, upang ipakilala ka, lalo na sa mga susunod na saling lahi, lalo na sa aming mga anak, mga apo, at mga kabataan ng aming pamilya. Maipakilala ka nawa namin, maisabuhay nawa namin ang iyong mga turo, makita ka nawa ng aming kapwa sa aming buhay. Sapagkat sa pamamagitan nito, tunay kaming magiging mga alagad mo, mga deboto mo, mga tagapagpalaganap ng iyong misyon. Mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Ang ating tugon, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga tinatakwil ang ating lipunan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon.
Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Makapangyarihan Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkakapuri na si San Marcos na iyong dinadakila, tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihain, upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang buong iyong sambayanan at ang mga apostol na saligay katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayundin naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Marcos, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Amen, amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin, at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong tulong sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin na magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Tayong lahat ay mga alagad at deboto ni Jesus Nazareno. Tayo ay tinatawag na ibahagi ang mabuting balita. Ikwento, ipakilala si Jesus, hindi lang sa salita, kundi sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Thank you.